Pagkakaroon sa Genesis 1, you know, male and female,
He created them. So lalaki, babae lang, wala na iba. Okay, kabaliwan na yung iba. Okay? Then when, medyo natakil natin niya, 6,500 so years. Halika sa Bible kasi sila mga edad yung from Adam, may edad. Pag pinupit mo sa panahon natin, mga 6,500 pa lang yan. Yung significance nun, yung sabihin ito, kasi kung mag-aaral kayo diba ng astronomy, baka ng cosmology, isa sa mga nagiging ano nila doon, madalas nilang conclusion, napaka-insignificant daw natin, di ba? Million of millions of years. Kasi itong mga balita ng sa... sa internet, diba? Para lang may magbasa ng kanilang balita. Asteroid will hit us. Uy, babasahin mo naman, di ba? Yung pala, muntikan lang pala. It will miss us by how many thousand millions of miles. So, bakit ganun yung ano nila? Kasi nga yung insignificance daw natin. Dahil napakaliit natin, at sinasabi nila, baka may buhay sa ibang universe, ibang planets, ibang galaxy. Ano iniisip niya pag ganun? Parang wala kang kwenta, di ba? Parang wala kang, walang Diyos, wala kang abigay iniisip ng Diyos. Therefore, hindi mo muling isipin yung ano yung mabuti, masama. Ganyan yung nangyayari dyan eh. Kaya importante yung maniwala tayo ng mga about thousands of years lang. Kasi kung millions of years lang yan, maniniwala tayo sa evolution. Maniniwala tayo sa evolution, maniniwala tayo ng walang Diyos. Yun lang yung basically. Okay, kaya where sa tayo ginawa dito at sinong gumawa sa atin ng Diyos. Okay? Yan ang pag-aaral sa Genesis 1. So point number 1 natin, point number 1 is nature of the creation. So ginawa doon yung mga hayop according to their kind. So, kaya lahat yan ay hindi doon evolution. So ang pusa yan, dati ng pusa yan. Ano na una? Chicken or egg? Chicken. Okay, alam nyo na, di ba? Yung iba talaga, oh, hindi ko pa rin alaman. Yung mga ganun na labas. Eh, naiintindihan mo yun. Minsan, mahal mga professor, ganun eh. Alam nyo ba, may debate na hindi pa rin hanggang ngayon, natatapos. Chicken. Okay. Yung pangalawa, nag-focus tayo last week kay Jesus Christ. So, natutunan natin sa John 1 naman, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Siya yung pala yung Word na naging flesh, at siya naman po ay full of grace and truth. So, doon tayo nag-focus. Ano yung grace? Unmerited favor binigay sa'yo na hindi mo naman kalapat-dapat. Pinag-aralan mo sa Bible, grace. Madalas sa Old Testament sabihin doon is, I find grace in your sight. Wala ganyan yung paulit-ulit, nagkasan yung testament. Ano sabihin yun? Yun nga, kasi hindi mo sigurado kung papabura ka. Yan ang parang pinaka, ano nun eh, sinunin. Favor. Okay? So, sino kayang ano sa akin? Sino kayang tatanggap sa akin? Sino yung may new friend ko? So, ihingi ako ng ano, favor. Ibigay niya kaya sa akin, tatanggapin niya ako sa trabaho. Okay? Napahiramin ako ng ano. So, yun ang grace. So, sa Panginoong Jesus ay totoo naman sinasabi ng iba, no? Na talaga siya yung maunawin at maawain. Okay? Ang problema lang natin minsan yung sumusobra. Sabi nila, kahit ano pang gawin mo, kahit sino ka pa. Okay yun eh. So, siguro sa 98% of the people, yung mga hindi pa rin mo-based. So, ito yun. May mga kasalanan tayong nagawa na may tumalit din. Okay? So, pero papatawanan ko na tayo pa rin. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat. Okay? Pero sabi nila, full of grace and truth. So, may kasama niya yung truth. Okay? Hindi siya pwedeng, ayan, kaya natin na hinihimay. He is full of grace, pero hindi ibig sabihin ng lahat na. So, ingalan natin ito po. So, sinabi ba yan ni Jesus? Okay, sa kanyang mga tinuro. Okay? Sabi, she is the true light, light that every man that comes to the world. So, lahat ng tao ngayon na mabubuhay, itong mga bata, minsan nag-witness tayo sa labas. Pero itong mga bata, ano ba meron dito? Hindi ibig sabihin na anak na Kristiyano, hindi ganun. So, kaya nga every man that comes to the world. Pag pinanganak ka ngayon, hindi ibig sabihin yung nanay mo, lolo mo, hindi nagpakatapat, ibig sabihin yun, ganun na rin tayo. Ganun na rin tayo, pagano na ito kapulit. Walang significance sa harapan ng Diyos. Okay?
Ang bawat tao ay pwedeng mamili, dapat mamili para sa kanya sarili, especially sa usapan nga rin ng kaligtasan. Kapag tayo naligtas na, mamili pa rin tayo everyday. Mamili tayo, may pipilis natin ng Diyos, o sa sarili natin, o ibang tao, o sisirahin natin ang buhay natin. Okay, yun naman. Okay, so kaya ang Panginoon ay full of grace and truth, lalapitan natin siya, at tayo matututo ng katotohanan dahil sa kanya, yung ating segment, diba? Okay. So ngayon naman, natapusin natin ito sa kanyang nature. Sa Hebrews 1, sinabi dyan sa... Ito muna sa 8. Sabi dyan, but unto the Son, He saith, okay, ang nagsasalita yung Ama, ang sabi niya sa anak, okay, yung Hebrews 1 and 2, pinapakilala si Jesus dyan. Hindi tayo ngayon sa 1. As He is the Creator. So, kaya sabi niya sa anak daw, sabi dyan, Thy throne, O God, is forever and ever a scepter. Okay, yung basa nila kanina. Scepter yan. Ano yung scepter? Naman kayo lang, ano? Scepter. Walang alam dyan. Scepter, yung parang ano yan, parang... Parang kayo nyo hinahawakan ng hari. Okay? Ano yung klase yan? Ano yung steak? Parang tungkol, parang steak, yan. Okay? So, anong yun na significant scepter? Yung may sinisimbolize yun sa kanila, yung mga karihan, ginagawa ng scepter na yan. Talagang, ino-customize nila, napakamahal niya, no? Hindi lang pinapamalo yan. Siguro, pwede lang pamalo. Pero yun na nagsisimbolize, kung sino umawak nun, siya ang nari. At kung sino umawak nun, siya ang masusunod. Yun ang symbolism nun. Okay? Kaya sabi dyan, hindi lang basta scepter, yun ay righteousness. Scepter of righteousness. Kung hindi lang kasi yung nangyayari even yung time nila, pag ang hari, masama, mabuti yung hari, dahil siya ay hari, okay, naalala niyo yung time ni Solomon, tsaka ni Saul, Saul, tsaka ni Samuel, ano kasi yes eh. Diba? Ano nangyari doon? Ayaw ng Diyos ng gano'n, kaya napilitan siya. Hindi dahil na hindi niya kaya gawin yung gusto niya, no? Kasi nga, ang pinag-uusapan ito, morality na eh. Pinapapili niya yung tao, sabi niya, paulit-ulit na siya, di ba? Pag Old Testament pa lang, gusto, ako ang Diyos, o ano gagawin niyo? Isambahin niyo ako. Yung mga tao, nagkaroon ng idea, ay, ang Diyos nito, kahit sa mga anak natin, ganoon tayo kung na-leeway. Medyo pinagbibigyan natin, pag talagang matigas ang ulo, okay, sabihin mo pa rin, ilang libong beses na, pag hindi pa rin nakinig, gusto pinababayaan natin, di ba? Para makita niya kung ano yung mangyayari. At alam niya makakasama siya doon. So gano'n ang ginawa ng Panginoon, pero winarningan sila, sabi mo dito, kaya pag nagdito kayo ng hari, gayain niyo yung sistema ng sanlibutan, yung hari niyo, papahirapan kayo niyan, di ba? Sabi pa doon, yung mga anak nyo, kukunin niya, gagawin niya sundali, magaling sa inyo, panglilinguran siya. Inuulit yun lahat, no? May yung pag-making kasi yan. Tapos, ano pa? Yung mga lupa nyo, akin niya yan. Gusto nyo ba yun? So lahat yung hindi natin gusto eh. Pero kung sinabi sa kanya doon, no, pati mga anak ng babae, yahar, ganyan-ganyan. So ano nangyayari sa kanila? Nagkatotoo mismo yung sinabi sa kanila. Yung hari nila yung mabuso. So masama ang mabuti yung hari dahil ang tinaas nila yung sistema na sanlibutan. So, basta hari, ano sabi ng Pilipino? Ano sabi sa Pilipino? Utos ng hari. Yan, di ba? Alam natin yan. Ang kaibigan niyo din, gano'n, maalala niyo yan. Diba? Kaibigan niya si Darius. Ba, yun sa Lions Den? Hindi ganyan eh. Ayaw niya pa parang si Daniel. So may pinirmahan siya at sabi sa kanila, ang mga sinulat ng batas ng Chaldeans hindi nasisira. Ay, ganun. Napilitan siya yung kakain sa layon. So mali yun. Ngayon, gusto nga na si Keso naman, sabi niya is, only a fool doesn't change his mind. Yun ang maganda. Okay? So tama yun. Pag nagkamali ka talaga, nakita mong mali ka, magbago ka, kahit sino ka pa, kahit pastor ka pa, kahit tatay ka pa, di ba? Nasabi natin, ikaw yung authority sa bahay, pero pag nagkamali, maling-mali talaga,
Okay? Baguhin mo, walang problema doon. Ang magiging problema natin is, ano eh, yung maling-mali na, sa company din, di ba? Maling-mali na talaga. Discounting natin, nalulugi na tayo. Kailangan baguhin. Okay? So, kaso may mga pride tayo minsan, di ba? Kasi sabi sa atin dito, scepter of righteousness. Ang kung paano nag, ang Panginoon ay nag-ahari, hindi lang basta-basta katulad ng sa lupa, basta hari ako, mga isunod ako ni, ganun. Siya ay matuwid, at bahagi nga ng pagiging matuwid niya ay, yung sinabi natin kanina, minsan pababayaan natin yung mga tao sa, ano gusto nila eh, sige, mabayaan ko kayo. Minsan ganun, kakibatin ang pagiging matuwid. Okay? So yeah, the throne of God is forever and ever, a center of righteousness is the center of the kingdom. Kasi sabi dito, ang anak ay, si Jesus pala ay hari. At meron siyang kingdom. At yung kingdom niya ay hindi nagbabago. Ito ay mananatili. So, yan. So, anong lesson natin doon? Okay? Ang lesson dyan is, kung mag-aaral kayo ng history, sabi ko sa inyo, minsan na, ano ako dyan, kasi nga, ano ba yung tama sa ibang tao? So, yung mga ganda, sasabihin mo, Greek Empire, Roman Empire, paulit-ulit yan, kahit sa Bible. So, napansin nyo sa kanila, no? Sabi ng sa isang poem, sabi doon, kingdoms rise and fall. Rise and fall. Sila na naman yung ano. Hindi mo alam yung kingdom. Ayan, masalita ka na, ano? Alam mo kingdom. Bad. Ano? Hindi, sabi lupa muna. Babylonia. Saudi Arabia. Kaya may time na yan. Pero actually sa akin nila lang yun. Okay. Sino ba? History. Talaga sumikat. Sige, pagalingan kayo. Bilis. Macedonia. No? Sino mas magaling ba doon? Kingdom of Heaven. Magaling ka na dito. Lupa lang muna. Jamie, mas magaling pa doon? Assyrian. Romans. So, sino mas magaling? Greek or Romans? Romans. Bakit? Talo nyo rin Greek eh. Pero nung sikat ang Greek, Macedonian, laki din nun. Macedonian na. Yes, history muna tayo ngayon. Para mag-interesado rin kayo niyan, ang ganda niya pag pinag-aralan niya yan. Diyan na. Anong favorite empire mo? Sumerian. Papainpan mo ang age nung... Ano ka na, Diyan? Grade 8 ka pala. Grade 8. Sumerian. No, mas ano pa yan. Mas maluma pa yan. Ma'am Joan. Ah, tapos kayo naman. USA. Yan, US. US. Wala na, di na. China. Yan, di ba natalo to? US. So yan, sa ngayon, sila yung pinakamalakas. Hindi ba China? China yun? Marami ba? Hindi ba China? Parang Chinese. Dynasty sa China. Di ba lakas din China? Hindi. China, hindi pa sila sanay sa labanan. Kasi yung nanay, anong gusto mo? Itatalo ko ba sa US? Russia. At nag-end lang yan, last 19... Boy na ako basta. 1997 nata. Yung pinakahuli nila is yung Hong Kong. Lento na nila. Bakit natin nag-usapan ito? Kasi nga, rise and fall, rise and fall. Isa yung maganda yun. Anay na ako na. Sa panahon, biblical time, sa muna dyan, Egypt. Kasi may binanggit sa Revelation. Yung talagang tinuotan niya na lahat ng kingdoms. So sa part ng mundo nila, mag-umpira sa Egypt, then the Assyrian, the Greek muna, Greece.
And then, Babylonian. And then, sorry. Babylonian muna. Assyria, Babylonia. And then, Greek. And then, the Roman. Okay? So, ano napansin nyo doon? Kung una, nung sila ay, ano, maunlad, sila yung pinakamagaling, magaling sila. Lagi sila yung pinag-uusapan, parang ngayon, diba? Lagi po magaling yung US kasi kaya sila yung military superpower. So, tayo, di tayo makaano, di ba? Tuntuwa na tayo pag yung boxing, di ba? Pacquiao, Pilipino yun, di ba? Kaya sila, pati Olympics, lahat na, pinapakyao nila yan eh. China rin, pero China pa ganyan pa lang. Kaya ng China, tama yan, sinabi mo kanina. May time din na, ano, talagang sakupan din sila sa party ng mundo na yun. Grateful, wala kayong grateful, di ba? So, pero laki na, I mean, hindi basta-basta gagawin ka ng mainang empire, yun ang sinabi ko. So, pero sinasabi natin dito, empires rise and fall, rise and fall. Pero kingdom of God, so umpisa pa lang yan, nandyan na yan. Diba? So, from Noah, Abraham, so, sa mundo, ano lang sila, ganyan-ganyan lang sila. Ganyan, ganyan. Pero tuloy-tuloy, yung pananampala tayo sa Diyos. Yung panahon siyempre ng Israel, ang pinag-usapan natin, okay, si King David, King Solomon, doon sila nag-heyday. Pero ganyan na naman. Kasi ang gustong paalam sa atin ng Panginoon, yung kingdom niya. Yung dapat tayo maging belong, okay? At doon tayo maglingkod, at doon tayo maging pangayamanan. Kaya sabi dyan, thou was love, righteousness, and hate, and iniquity, therefore God, even thy God, and anointed thee with oil of gladness above thy fellow. So, tinataas ngayon sa kingdom of God, yung katuwiran. Kaya, kung meron mo tayo sisikapin, for example, sa work, di ba? Kailangan parang nangamayang pag dito yung masipag, tsaka yung ano, tama lang yun. Yung pag nahaluan ng iba, okay, yung politiko, o yung usong-usong ko yun, di mawawala yan. Kung pinakausap ako sa church, nakakaganda sa church, yun dahil mo utunan eh. Yung pag yung, kasi bata pa ako, batang nasa adults, lagi na pinag-usapang politiko, hindi may iwasan kasi yung talagang ano nila eh. Naiintindihan na nila yung kumbaga. Alam nila ang gobyerno, at alam nila yung tama. Pero parang mga frustrated, ano na nangyari? Uusap nila ng usap ng masama talaga ang gobyerno. Okay, minsan di maintindihan ng mga bata yun, pero mga matanda, alam nila na naghahanap ang tao ng gobyerno ng mga tino. Okay, at sila mismo. Naman ba't may mga tao na nagisikap na sila yung mamuno? Bandang huli, pag-aaralan natin yan, na kasi nga, normal sa tao yun, lalo na sa lalaki. Hindi mo gusto ikaw yung lalaki, ikaw yung under, hindi mo gusto yun. So pag medyo okay ka na sa pamilya mo, ito, mag-gusto mo pang maghangad ng kapangyarihan. Hindi masama yung maghangad ng kapangyarihan, hindi tayo nangyayari sa iba eh. Ano na yun, masama yun. Yung mga may katinuan ngayon, may alam sa Bible, ayaw nang mag-pursue. Eh ako, sa pastor, hindi ako pabundol. Pero yung mga member na matino, no, at maka-Diyos, sila yung dapat na umulo. Pero again, naniniwala ako sa panahon natin, hindi mangyayari yun. Kaya sa millennium na tayo mag-ganon. Kaya ngayon, tayo ay mag-sikap na maging righteous. At dahil ang Panginoon naman ang maghahari later, kung ikaw ay magiging matuwid ngayon, isa yan sa mga reward niya. Mga posisyon sa gobyerno. Hindi ka tulad ngayon na kulakutan. Kung meron mang konting katinuan ngayon, mas lalo maiging matino yung religion ng Dain. Okay? Kung sino ang gusto nito maging mayor? Hindi ngayon, ha? Sa millennium. Ngayon, ganda yun. Pero mga lalaki lang, okay lang ba sa inyo? Mabahe. Eh, kung kasama ka naman ng mayor, di ba? Okay na rin, di ba? Okay. So dito tayo pupunta ngayon sa talagang text natin. Sabi dito sa 10. Okay? Kaya natin kinuha yung in the beginning was the word. In the beginning God created heaven and earth. Dito rin sa Hebrews. Sinabanggit na naman in the beginning. Sa panimula pa lang. Ano sabi dyan? Paibasa nga po rin dito. And the Lord in the beginning has laid the foundation of the earth.
lang kung ano yung pinag-aaral sa Genesis 1, unit lang. Okay, so ibig sabihin ito, hindi disconnected yung New Testament sa Old Testament, okay? Pinag-isa lang, nililaw lang sa John na si Jesus pala yun. At dito naman sa Hebrews, medyo may dadagdag pa siya. Yung alam na natin itong Genesis 1, lalo na lang i-boost, okay? Kaya sabi nito, lay the foundation of the earth. So sa Genesis, sinabi ba yung foundation? Parang halos hindi na eh, di ba? Sa anyway, nilabay sa Job, o sa Psalms. And then sa New Testament. Yan sa New Testament, nandito din. So foundation, pag sinabing foundation, ano ulit yan? Pag-alala pa sa mga bata niya, Mia. Foundation. Nasaan yan? Nasa taas, nasa baba? Sa baba, di ba? Ito yung pinangga, ito yung lupa, ito yung pundasyon ng building mo. Then doon sa foundation, doon na kakabit lahat. Okay? So foundation ng earth, so mas malalim pa yun. Okay? Ibig sabihin lang tayo, framework ng ating mundo, siya ang gumawa niya. So ibig sabihin lang nun, siya ang gumawa ng mundo. Ganun lang kasimple sa mga bata. Okay? Pero bakit dinadama yung foundation? Kasi nga, maintindihan dapat natin na lahat ay nag-build upon others' foundation. Laging ganun. Hindi ka pwedeng from scratch. Alam niyo ba ako pinakamagaling na engineer? Okay? Ako nag-invento ng algebra. Hindi. Diba? Inaaral mo na yun sa school, no? Elementary ka pa lang, ganyan ka pa lang. Alam mo na yung algebra, alam mo na yung basics. First year high school ka pa lang. Hindi ka magaling. Eh, anong ginawa mo? You builded upon the foundation na in-establish sa ibang tao. So pag nilaliman mo pa yon, ang nag-establish lahat niyan ay ang Diyos. Okay? Okay. Sabi dito, ako ibasa, ready, go. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as a garment. Okay, ano yung sinin day? They shall perish. Sinin day. Tayo. Kapit ka mo sa ten, di ba? Ano ba yung ginawa? Lahat, di ba? Those laid the foundation and the heavens are the works of thy hand. So, foundation of earth, pati heavens. And yun, tungkol dito na, they shall perish. So, lahat pala, pati araw, mamatay. Alam natin yan kasi may nang observe ng araw na biglang humihina. Diba? At sabi, but thou remainest. Sino daw yung mag... Ano yung remain? Nanatili. So, ang Diyos ay Diyos. Nung naglalang siya, napakatagal na nun, lumipas na lahat ng langit at lupa. Ang Diyos ay Diyos pa rin, di ba? And they shall all, and they all shall wax old. So bakit may wax dyan? Okay, pamilya na ba kayo dyan? Nadalas yung ginagamit, di ba? Pag sinabi wax old, parang grow. Or pag ano naman, grow old. Or mag-delegate siya. Ano yung damit? Hindi na mahilig sa damit dito. Diba? Yung ginagawa ng Bible, parang sa tayo makaka-relate eh. Ano ba yung damit? Diba? Meron ka dating bagong-bago yung damit ito dati. Bago ito, medyo bago yung mga sapatos. Pero yan, mga sapatos ko dati. Ang ganda niyan eh. Ano, kala mo, di ba isira yung ano ko. Nabili ako yung sapatos na napakaganda. Binili ko yung kahit mahal kasi parang napakanto, di ba isira daw yun eh. Gawin mo, canvas yun ano, tapos yung ilalim. Palladium yung ano daw yung, yung gamit daw yun sa ginagamit sa kesyo. Kesyo ginagamit daw yun sa gulong ng aeroplano. Ano ka nilang marketing na yun? Yun, totoo din. Tapos ginawa daw nila nung ano na cancer eh. Medyo siyempre hindi na uso ang gera. Ang gagawin lang, gawa sila ng boots. So, ngayon sila. Medyo may sira na rin. Hindi ko alam paano nasira yun. Kung makakagamit lang or... Walang eh. Eh, nasira din. Ha? Huh? Sino may gamit sa inyo dito ng ano? Nagkakain yata nyo. Ito ka, yung mga cellphone. Tibay nito. Tanda ko, nasira din. Diba? So lahat ng bagay masisira. Ang tawag niya sa science is... Ang tawag niya dyan eh. Everything is in the state of decay. Entropy, tawag nila doon. Entropy. So, yun nga, kasi pag inobserve nila yung stars,
at nasisira. So that is actually law in science. Okay? Kasi sabi dito, ang Diyos lang bandang muli ang hindi masisira. Lahat ay masisira kahit gano'n pa yan ka, ganda at katibay. So ano sinasabi ngayon sa akin dito? Okay, mabalik tayo dyan ha. Dito mo tayo sa verse 3. Okay? Dinidescribe si Jesus, the eternal and all-powerful God. Sabi dito, who being the brightness of His glory, okay, sino yung His glory, ang Panginoong Diyos, Ama? Yung brightness ng glory ng Ama, yung anak. Okay? And express image of His person. So, kung gusto mong makilala ang Ama, sabi niya kay Philip, di ba? Lord, show us the Father. Sabi niya kay Philip, show us the Father, sa presentance. Sabi niya, if you have seen me, you have seen the Father. Diba? So, hindi siya nagpapatawa doon. Hindi siya, ano, hindi siya si Kiboloy na loko-loko. Okay? Sinabi niya, malinaw kung nakita mo si Jesus, paano siya magsalita, paano siya, kung ano yung gusto niya, gawin. Okay, ano yung trabaho niya? Gusto niya, maligtas lahat ng tao. Gusto niya, nagpaka-busy. Kahit minsan, mahirap maligtas yung ibang tao, mahirap turuan. Hindi siya nagpaka-busy. Para mo na rin nakita ka ba, sabi niya. Eh, ganun din siya sabi dito, express image of His person. Minsan, paano kaya ang Ama, paano kaya ang Diyos? Kung nakita mo, nakilala mo si Jesus, hindi mo kailangan mag-ano. Ano pa, ano kaya, hindi na. May ginala siya later, pero ngayon, hindi natin kailangan, ano mo na, Lord, makita ka. Hindi mo kailangan gano'n. And upholding all things by the word of His power, makapangyayin ba ang Panginoon? Yes. Ayun yung nag-alala natin ng Genesis 1, di ba? And He said, let there be light. Boop! Ang gano'n ng light. Let there be firmament. Let there be land. And seas. Separate the land from the seas. Oh! Nangyari. Bakit mo sa lumbahan? Next. Isang yun, di ba? Bago yun. Sa third day. 3 days. Years with seed. Years with seed. Seed. Trees. May lahat ng pakilan na yun. Pangatlo? Yung pang-apat, ano? Oh, ano pa? Ha? Fish, ano pa? Okay, sa ilalim, sa paas, ano pa? Stars, di ba? So, ang galing sabi niya eh. Umamanga tayo pag tumingin tayo sa, ano, di ba? Galing, galing talaga ng Diyos. Pero sabi doon, and He made the stars also. Sabi ma, parang extra lang yung stars, di ba? Kasi ganun eh. Sabi, mayroon siyang focus. Again, yung tao, yun ang focus niya. And then fifth, siyempre yung kamalihan na tayo. Hina tayo yung fifth, yung fouls of the air. Diba? Tsaka the sea creatures. And six, siyempre the cattle and the man. Okay? So, makapangyayari na kayo salita. Kaya ngayon, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tapamating ba tayo? Hindi. Ilang problema sa atin na totoo lang. Kasi kapangyarihan naman sa Satan ngayon, no? Na tinanim na sa atin, okay? Minsan yun ang mas malakas sa atin. Puro laman, puro luman, puro kasikatan, puro pera, puro ikaw yung mapupulihan. Okay, na pag-usapan natin. Usapan natin yung ano, paano tayo tataas, saan tayo yaman, may ginawa. Okay yung lahat, pero mas excited dapat tayo salita ng Diyos, tunay na salita ng Diyos. Na makapangyarihan pala. No, yung kapangyarihan ng salita ay pambihira, no? Sobrang makapangyarihan. Yung pinapakilala din sa ating third point. It's eternal and all-powerful creator. Yung salita ay hindi basta-basta. Ngayon, sa mga bata, hindi natin may asahang ano yan, mag-focus. Kaya tayo, tuloy lang, di ba? So, maganda yan, sa bahay, doon natin sila tuturuan. Mag-behave, okay? Dito, medyo ano na tayo eh. Tayo-tayo na eh. Kaya sa bahay, dyan natin tutuwa yung mga bata. Na makinig sa salita ng Diyos, masunod. Okay? Kaya tayong mga adult, mga young people, intindi natin ang kapangyarihan pala ng Diyos nasa salita niya. Yan totoo, kaya maniwala kayo mga churches na focus nila sa ibang bagay.
bandang huli, kahit pa sabihan nila kumbisaya ng maganda, minsan yung ibang bagay din naman hindi yan. Kasi nag-focus na sila sa yaman, sa ganyan. Isang pa rin doctrine na. Ay, di, okay. Nakakamanghayo na negative way. Na kung saan ka nagsimula, sabi mo yung kapangyarihan yung salita niya, huwag natin pag-usapan. Ano nangyari? Malamang may pumalit na. Pinalita ng kalaban niya sa buhay mo. Okay, at nakakalungkot sa atin, ganun din. Kung mga kabataan mo, si, ano, si Pia, isang dakilang, ano na, si Pia, nangyari, gano'n. Ako ba, kalutan mo ba? Okay, nangyari. Si Jamie ay ano na, CEO na ng Microsoft. Ay, kaso si Microsoft AP, agnostic. Siguro, mas, dapat mag-agnostic na lang ako kasi naging successful. Nakalimutan na yung salita ng Diyos, di mo alam, dahil dyan, babagsak din yan. Si Jana, nakalimutan ko. Doctor. Okay, malaki mo. Okay, doctor. Ako, yung mga doktor. Yaman yan. Yung doktor na nagpanak daw kay Aiden, tsaka kay Shana. Malaki mo ba ayaw ko sa akin. Parang baka makalimutan niya yung Diyos. No? Yan ang problema. Ako, madami na ako nakita ng ganun. Nakakalungkot na ewan. Minsan parang mas maganda kung isang huwag tayo magpalaki na dito. Pangit din naman yun. Pero minsan pag nakikita ngayon ganun, na nawawala sa church, nagyayabang, okay? Ang nakakalungkot minsan, iniisip ng pastor na ako eh. Parang hindi ka na pinagpala. Pangit din naman. Pero isipin niyo yung saan yung ganun. Saan yung sa nagkamali doon, yung nakalimot. Kaya, inaaral natin dito ang Panginoon na ipakapangyarihan at kanyang kapangyarihan nasa kanyang salita. Amen? Amen. Huwag tayong tama rin. No? Walang isang araw, isang taon lang na nagsipan ang salita ng Diyos. So, inspire ako talaga, hindi na ako makabitaw. May mga nag-isabi pang ganun eh. Diba? Okay naman. Parang pag kinausap mo ng doktrina, huwag tayong hala ko pang mahal mo ang salita ng Diyos. Huwag tayo mo ng doktrina. Hindi, nag-divide yan. How? For the better. Diba? Ma-divide man tayo, maihiwalay tayo dun sa mga less spiritual. Kunwari, tayo church, nag-establish tayo sa salita ng Diyos. Kunwari. Ay, wala tayong ka-fellowship sa ibang church. Okay lang yun. Dahil meron yan, meron, pero konti. Pero yung mga ka-fellowship mo, ganun din sa churches, yung mga nanatili sa church natin, ito lang yung mga talagang mahal na salita ng Diyos. Better yun, hindi natin kailangan ng marami. Kung marami yan, okay, pero sisiguraduhin natin na hindi makakapasok dito yung mga bading, yung mga heretic, hindi pwede yun. Okay? Yun yung lesson natin dito. Kaya sabi dito, when he had by himself purged our sin, basta kapangyarihan na salita ng Diyos dapat, no? Hindi kayo mananatili ko may young people dito na ako din, naalala ko yung mga days ko talagang naalala ko, hindi ko magisip maalala eh. Ibang-iba ako noon, syempre ngayon, obviously. So kayo din, mga bata, dapat may nagbabago sa inyo, may nag-i-improve sa inyo. Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sabi dyan, purge our sins. Mayroon ko yung kaligtasan na pinag-usapan dito, pero kasama na yung sanctification. So habang pinapakinggan mo salita ng Diyos, kayo nalilinis, yung dating gustong-gusto mo, okay, mga kababaihan, magpakita, di ba? Yung mga, maganda ako, di ba? Nakita nyo naman, maganda ako. Mawawala yan pag naging godly ka talaga. Godly woman, hindi ka na mag-display. Kailangan ang attention nasa iyo, hindi na. Doon sa mga babae daw, talagang ano yan, prevailers. Yan daw kahinaan ng babae. Yung lalaki naman, iba rin naman. So, pero kung ano man yung kahinaan natin, magbabago yan, mawawala yan. Not totally, pero insignificantly. Hindi nyo nabuti yung kanilang binawin doon. Yung pagpapakabanan. Na ibig sabihin, palapit ka ng palapit sa goal mo, pero hindi mo makarating. Pero still, ang Panginoon, nandun yung acceptance niya. Okay? Sabi dyan, sat down at the right hand of the majesty. Yun ang maganda dito. Ang Panginoon, nung na-accomplish nila yung kanilang accomplish, siya yung mupo, ibig sabihin, tapos na. It is finished. Okay? Kaya babalik tayo din sa 10. Sabi dito, they shall perish at 11, they shall perish at the meanest.
and they shall all wax lovers of that garment. So anong pinali sa kanya dito? Kung sinong gumawa sa'yo, doon ka dapat mag-focus. Kung alam mo na ikaw ginawa ng Diyos, tapos may nagsasabi sila, yayaman nga dahil nagawa tayo ng ano, ano man yan, kalokohan, nanuloko na tayo. Tapos sino magitiwala? Ay, hindi yayaman pag matino ka, may nagsabi sa akin yan. Yung iba, again, hindi yan sasabihan ng hayagan, pero ako, alay ko na kwento sa inyo. Nagulat ako eh. Hindi, well, hindi naman ako nag-preach doon sa office natin. Kaya sabi sa akin, ikaw Ace, wala akong nakarating kasi nagulat ako doon. Yung iba, pa ano lang yun, pailalim. Kasi nga, siguro na-convict sila. Alam nila pag usapang ano na, usapang manipulation na hindi ako sumasama. So, ang pailalim doon. Kaya na lang. Sige, gamitin nyo lang ako. Sino naman talaga eh. Hindi naman talagang tabaho natin, magkatabaho tayo. Kaya napapansin siguro nila is, hindi ka totodo. Diba? Ang yumayaman sa sanlibutan na to, yung mga nakakapag-develop ng ano man yan, again, hindi lahat ha, pero karamihan, yan ang goal. Na loko mo sila, ikaw syempre mas mataas, na form yung position na kailangan mo, mas malaki yung sweldo, mas maraming position, makakapag-design ka. Kaya magde-determine ng ano mangyayari sa company or something. Okay? Hindi nila alam lahat ito yung magbawabakas nila. Lahat siya magbawabakas na. Okay? So ano pa? Kamusta tayo? Kasi pangatlong linggo na. So gusto ko lang sabihin gano'n mga kapatid, mga kaibigan. Huwag niyong iwawag din sa isipan niyo kung saan kayo nagmula. At yung pag-aaralan pa nating tatlo, destiny, morality, and meaning. Kung hindi nyo nag-grasp to, nagaling tayo sa Diyos. And therefore, siya'y gumawa, siya nakakaalam ng specification natin. Okay? Anong kaya natin, anong hindi natin kaya. Ano yung pag yun ang ginawa natin, hindi natin kaya. Mag-burn out na tayo, alam nyo yun. Kaya napalpata pag inaaral mo yung salita ng Diyos, meron pala siyang mga bagay na pinagbibigyan niya tayo. Okay, kalimutan ko yung sabi natin, maglilingkod. Hindi yan na in-expect na maglingkod ka hanggang mamatay ka. Kaya may magtuturo ng ganun eh, kasi meron sa Bible, di ba si mga ba yun, ipapodite na sa ata yun. Lala niyo ba yun? Sabi doon, who for the sake of the ministry at tawag doon, parang nag-risk siya, alas mamatay siya, alas magkasakit siya. Yung iba, sabi doon, ang tuturo nila, kita niyo na, si Epaphroditus. Dapat ganun ang paglilingkod natin. Hindi po, hindi sabihin lang doon, yun ang ginawa niya, hindi yung sinabing goal. Okay? Naniniwala ako, mas maganda sa atin, yung steady, okay, parang sasakyan din, di ba? Makatodo ka ng harurot ngayon, tatagal sa iyo yung sasakyan, 10 years. E samantala ang design niya, hanggang forever yun, basta may proper maintenance, change oil, tatagal yan eh. Tatagal yung design niya. Tayo ganun din. Hindi ko iniisip ko na dito, mga young people natin, no? Stephen, gusto ko, ano, ikaw yung pinakamagaling mag-piano agad, ha? Bilis. Pag pupunta tayo sa ibang church, magpapadisplay kayo doon, napakagaling yung umawit. At, alam niyo ba, ginawa namin, ganyang ginagawa namin, ganyang... Bandang huli na burnout ka, okay, na nakita na natin sa marami. Yung mga hindi na-balance, yung soul winning sa kanila, down. Yung mga anak ng pasto, down. Yung mga dating lingkod ng Diyos, nakakaiyak eh. Bakit? Kasi hindi proper yung kanilang, hindi nila lang specification nila as people. Oh, mapastor ako, binata pa ako, galing. Galing ka siguro, no? Na, sabi sa Bible, may asawa eh, maraming anak, ako siguro. Mas magaling ka pa sa Diyos. Pero yun ang ginagawa ng iba. Okay, alam niyo ba yun? So kung saan kayo nagmula ngayon, dito kayo titingin na parang hanggang saan ba ang kaya ko? Ang bata ba kaya namang magpastor agad? Okay? Ano kayong mga balikan natin? Yung mga Pilipino ba kaya gumawa ng ano? Saan ka ba nagmula? Saan San Mateo? Kaya ba natin do great things for God? Mga ganun eh. So, naniniwala ako, kaya, pero consider mo yun. Ako, may, kaya nga minsan sinusuportahan mo na lang yung alam mo na nilagay siya lang Diyos dun eh.
Ang ginagawa ng iba, inggitan. Okay, maling-mali yun. Bakit? Kunwari, kunwari lang, magkapatid. Kunwari, si Jana, saka si Jamie. Magkukumpetisyon kayo, tama ba yun? Ay, dapat mas magaling ako sa ate ko. Kunwari, mas magaling talaga yung isa. Kunwari, si Jana, mas magaling. Kunwari lang, ha? Kunwari, nakinapos yung budget siya. No? Brother James. Naku, hindi makapag-aaral si Jana ng doktor. Kaya Jamie, mag-ano ka na lang. ICCT ka na lang. Puro ka doon. Hindi ka alam. Tama din. So, misan gano'n sa pamilya. Yung mag-sacrifice. Kasi syempre hindi ka mapayag. No, ang gagawin mo. Gano'n yung mga Baptist ngayon eh. Ano nangyari? Kampihan. Okay? Mga churches gano'n din. Mga fellowship. Paramihan. Mga lakihan. Bandang huli. Ayaw na mag-usap ng doktrina. Hindi na lang magkasundo. Sa mga fellowship. Pag-aaral ka siya sa office. Wala na kasi ang utak nyo, reputation na. Tama ba? Ganun din yung mga churches. So, tama ba magbumpi tayo sa gawain ng Diyos? Hindi. Kasi kung may isang goal nyo, isang gumawa sa atin, isang purpose na, ba tayo magbumpi? Okay? Pwede siguro, friendly competition, no? Na nakita mo sila, ang galing nila, di galingan din natin. Pero yung to the point na i-break nyo yung fellowship or something, o hindi mo susuportahan yung binigay ng Diyos na nasa posisyon yun, napunta na tayo sa where. Kasi na-realize ko dito, may mga mas potential talaga. O kari yan, yung mga merkado kasi, medyo nabigyan sila ng gano'n. Eh, naka-ganyan sila eh. Diba? Naka-advance sila kasi eh. May mga binigay sila sa kanila ang Diyos. Okay? So, hayaan natin sila kung saan sila, pwede natin sila suportahan. Pero, yung mga independent na binigay sa atin, katulad ng mga ibang bagay pa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede ba tayo magpagalingan dito? I mean, hindi, yung mga Pilipino, hindi maintindihan yung salita ng Diyos kung paano. So, hindi, di ba? So, pwede tayo humanap ng ganung place, yung ating pag-usayan, okay? And therefore, hindi natin kailangan mag-kompetensya sa ibang tao. Amen? So, pag alam mo yung inyong origin, ang dami, no? Conclusion natin, learning our origin directs us where we should go. Pag alam mo yung pinanggalingan mo, alam mo kung saan ka pupunta. Pag alam mo creation ka ng Diyos, mamatay ka rin. No? Pag pupunta tayo ng funeral, uy, wala na pala si ganyan-ganyan. Mix ang emotion dyan, magpupunta ka sa ganyan eh. Nakakamangha. Kaya gusto, gusto ko talaga pumupunta dyan eh. Binabasa ko yung mga tao eh, iba na so over ano naman. Ah, he is with the Lord. Durado ka? Gusto mo mo isang ganun eh, pero siyempre, alam mo na, mayiging ano naman, magpabida ka naman. Pero pinapanalangin ko na lang sila, yung may kilala ko ito, yung teacher namin. Yung 80s kayo, he is with the Lord. So, he said, para kung ano lang yung ano eh, sino mga post niya 80s na eh. Pero, pag may namatay, para siya mo, maganda yung kanyang ano. Hindi na mga galing tao sa kanya. Based in the Lord. Ano ba talaga? Rest in peace. Rest in peace. Gano'n na lang. At hindi na pag-uusapan yung langit yung pero, di ba? Parang it's inimaginable. Kasi nga, hindi nila alam, hindi nila tinanggap kung saan sila nang galing. Yung destiny ngayon, lalong hindi nila mapanggap. Di ba? Parang nangangatog sila. And even the thought na mananagot sila sa banal na Diyos na kanilang disregard for how many years, okay, na kaya sila pa ipinapangaralan, anong ginawa? Well, parang ini-imagine mo, bata, kayo ngayon, di ba? Kayo ngayon, lahat kayo, yung mga bata, kayo, ina, tinuturo kayo, di ba? Nakikinig ba kayo lagi? Opo. Parang ikaw yung iisip kung sabi mo, hindi eh. Minsan, di ba? Diba? Pero tama yun. Pagsikapan yun, hindi madali. Pero habang kayo sinutunuan, alam niyo, nag-galing tayo lahat sa Diyos. Siya yung lagi natin isipin paano ba tayo ginawa ng surfer, paano na tayo pupunta, paano, anong gusto niya sa atin. Anong gusto niyang gawin natin sa mundo. Okay? The more we know it, the better journey the destination is. Okay? Sige, tanong. Mayroon sa ano, di ba yung mga gumagawa ng ano ng batas? Mm. Yung ina, yung pinapasig ni Diyos
Sino yan? Malay niyo na, so sige may tanong si Stephen dito kasi nabanggit siya sa media, di ba? Ang totoo yung kasi sa mga government na democracy or republican, na sabi natin na yung taong may say. So nangyayari nun, may ibang gumagawa, pero pinapayagan din ng hari. Pag ayaw niya, hindi pwede. Okay? So mayroon pa rin ito ulit eh. Hindi pwede pinipilit. Depende kung mahina ka. Okay? Kung mahina ka, pinitin ka talaga ng tao. Paghali ka dapat, hindi ka gano'n. But anyway, ang hali na kita si Jesus dapat. So pwede mo ba pilitin si Jesus? Lord, diligtas mo itong mga baklan to. Diligtas mo itong mga nagbago ng Bible. Hindi mo pwede. Tama, ayaw na eh. Alright? So yun na lang. So alamin natin yan, mga bata. Eh, paano pag sinasabi sa amin, galing daw kami sa unggoy? Saan ang unggoy? Saan ang unggoy? Eh, sabihin mo, unggoy ka. Unggoy talaga siya, sa utak lang. Figurative speaking. So, na-deceive siya, naloko siya. So, tayo, huwag di magpaloko. I-challenge niya yan. Hindi naman kailangan maging bastis tayo. Kaya na dapat inaaral natin yan. Pag naaaral natin ang gusto, mas magkakaroon tayo ng posisyon, ng abilidad na sila ay siya lang ng salita ng Diyos. Kabaliktad lang kung di tayo nag-aaral. Amen? Nag-aaral lang tayo-aaral, ha? Kasi yung mga iba, supportahan natin, yung ibang mahina, tindihin natin hanggang kaya natin. Pero ang pinaka-responsibilidad natin, sarili natin. Ayun ang pag-inayang pagbibigay sa rin namin sa kanya. Let's pray. Maraming salamat sa aming conclusion, Lord, ang origin, kung saan ay kayo palang sentro nito, kayong napakamangyarihan. Kayo gumawa ng physical reality, Lord, ng matter. Pero nangunguna, Lord, ang masayang nag-focus kayo, Lord, ay sa grace at katotohanan na kayo po hindi magbabago. Lahat ay malilipas, kayo lang hindi. So, nawa, naintindihan namin yung mensahe na kung kayo ang makapangyarihan, kayo ay katotohanan. Tapos kayo hindi kayo magtatapos, nawa, mag-get namin, Lord, na yung katuwiran pala yung data namin na pagbatayan ng aming gagawin sa buhay, aming destiny, Lord, ang maraming meaning. Dahil kayo ba po ay sinasabi ko at mabuti rin at the same time. Tumakot na sabihin sa bawat isa, kung ito lahat yung Jesus can you pray. Amen! Amen.